Brothers and sisters, shout out the truth. Mula apari hanggang hulo. Naalala niyo ba ang kantang yan? Kanta yan ng JMA 7. Kaya lang ngayong pandemic, bihira na tayo makarinig dyan dahil wala na masyadong movie, wala na yan. Hindi katutok na lang sa cellphone niyo, mga tao. Ang kanila pong pakay ay maghatid ng saya, balita at impormasyon. Iba itong aming inihatid, mga kapatid. Ang inihatid namin sa inyo ay napakahalagang balita. Ito po ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Uulitin ko, kung merong Radyo de Bactas, kami naman sa paghatid namin ng balita ay Radyo de Kabayo. Sumasakay po kami ng kabayo mula sa Lapsap Binggit patungong Kapilya ng Sayo upang ihatid ang balita at upang ang mga kaluluwa ng mga taga-roon ay makakain ng banal na Eukaristiya. Sa pamagitan ng isang paring tinatawag doon na The Caballero Press, na walang iba, si Father Rolly Boasen. Shout out to Father Rolly Boasen, ang paring Caballero. Meron akong isang audience dito, mga kapatid. Kaya, pinopromote ni Father Rolly ang horseback riding dahil ang mga tao doon, ang hanap buhay nila ay masabi natin mahirap. Nag-ararol, may kunting palayan, at saka mga bundok-bundok, matataas yung mga bundok. Kaya, ginagawang horseback riding ang mga kabayo nila. Lalong-lalo na nung dumating ang panahon na napakababa na lang ng presyo ng ating rice, di ba, Brother Buboy? Kaya, yung mga kabayo doon sa kanilang lugar, particularly sa Salapsak, ay ayun, pinopromote ni Father Rolly Boasen. At iniimbitahan ko kayong pupunta doon, samahan niyo kaming maghatid ng salita ng Diyos kasama si Father Rolly Boasen, isang pare, kasama ang mga pastor, nagkaisa. Kabayo ang gamit ng isang pari sa Itogon Benguet para makapagmisa sa mga libdib na lugar. Kilalanin siya sa report. Siya si Father Rolly Boasen, ang tinaguriang cowboy father. Ang gamit niya kasi sa pagpunta sa mga kapilya sa mga libdib na lugar sa Itogon ay kabayo. Ito yung nahiligan ko para may traditional na transportation nila noon. Kasi dito sa Belubere, dito sa Itogon, dati sila na known of lumban ng kabayo, horse racing sa Belubere. Pinipromote namin para ito mahiligan naman ng mga ibang kabataan. Kasama niya sa araw-araw na paglalakbay ang mga sakristan at iba pang kasamahan sa ministro na nakasakay din sa kabayo. I am being challenged personally na tularan ng kanyang ginagawa. Isa hanggang anim na oras ang kanilang biyahe bago marating ang mga kapilya. Inspirasyon at pag-asa ang hatid ni Father Rolly sa mga residente. Pinangalan ni Ama, ti anak ka ni Espiritu Santo, ti ako at ang umawag ka na kayo. Pagsalsalamat kang mga pimanti kini Father ta. Anda iso na nga mga bagbag nga kailangan na kabalyo so nga isupay piman nga mapang kami jay site jay gimong lalo na daw jay adayo nga. Ipinanukala na rin ni Father Rolly sa mga opisyal ng barangay na gawing tourist attraction ang horseback riding sa sitio sa Lapsap sa Dalupirit. Ang asawa ko takot, mga bayo, naglakad lang po siya, mga kapatid. Pagdating doon, humihingal ang aking asawa. At saka, after the mass, siya pa yung
pina-share ko doon, binabahagi niya ang kanyang story of conversion, how he became Catholic again. From evangelical, at naging founder po siya ng tinatawag na Sonship. Sonship ba yun? Sonship of Jesus Christ Incorporated. Parang San Miguel Bear Incorporated. Malamang ang aking asawa noon, bantay-tagay siguro ito. Bantay kulapo siguro ito dahil parang sounds familiar itong Incorporated. Sabi nga niya sa kanyang mga patutuo, para daw San Miguel Bear Incorporated ang kanyang title ng kanyang pinatatayong simbahan. Once again, Caballero priest and cowboy pastors nagkaisa sa pagbahagi ng salita ng Diyos.